bawat tao ay merong tinatawag na maskara. Ang iba ay nakangiti, subalit sa likod ng maskara ay nakangiwi. Naniniwala ko ang bawat tao ay may kanya-kanyang storyline. Masaya man to o malungkot, sigurado meron tayong kapupulutan ng aral. Sa ngayon, ang aking mga bisita o aking kamit, hinubad na nila ang kanilang mga maskara at ikikwento nila ang kanilang natatagong storyline. Meet up kay Oy! Ang aking bisita dito sa Meet up kay Oy, kanilang hinubad ang kanilang mga maskara upang ikwento sa inyo ang kanilang mga kasaysayan o tinatawag nating storyline. Na sigurado, mapupulutan natin ng magandang aral at magiging inspirado tayo, ito man ay katagumpayan o kabiguan. Ang tingin ng iba, wala raw araw, subalit ang katotohanan nasa likod lamang ng mga ulap na ito, ang sinag at sikat ng dakilang araw. Kaya I need to wear sunglasses because our future is so bright. Isang magandang araw sa inyo mga katoto. Narito ang bagong segment o programa ng Oy TV. Walang iba kundi Meet Mo Kay Oy. Mapalad tayo dahil ang ating makakausap ngayon o ating mamimit makakadaupang palad ay isang taong punong-puno o makulay ang kanyang kasaysayan. Naalala ba natin ang salitang habal-habal? Ang habal-habal dito sa Maynila ay kakaiba sa habal-habal sa probinsya. Yun doon po ay may mga kahoy pa sa kanilang sasakyang motor at may mga nakaangkas pa. Ang habal-habal nga po ay delikado kapag ito ay tumembuang. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung naghahabal-habal ka, maaring si kamatayan din ay naghahabol-habol. Pero uminog ang mundo dahil ngayon ang ating kakausapin ay hinahabol na o habol-habol ng kayamanan. Ang ating bisita ngayon ay tunay na malaking bagay o inspirasyon para sa nakikinig at nanonood. Dahil ibabahagi niya ang kanyang success, ang tagumpay, ang kanyang failure, kumbaga sa ano ang kanyang storyline. Walang iba kundi ang isang negosyante pero bata pa, successful, Mr. Eli Balabat. Yes, hi, Kuya Uy. Magandang buhay. Magandang buhay naman ho sa inyo, Mr. Balabat. Salamat sa pag-ibita mo sa akin dito sa Meet Up kay Oy. Walang anuman sa inyo, Mr. Balabat. Mr. Balabat, alam mo, tuwang-tuwa ako sa istorya ng iyong buhay. Kasi sa edad na 32, marami kang taong natulungan at negosyong natatag. Pwede ba akong makapagtanong sa iyo? Opo naman. Okay, maraming salamat. Unang tanong ko, pagsasabayin ko ng dalawang tanong ito. Una, ano ang buhay mo nung bata ka? At pangalawa, syempre, nung bata ka, maraming hamon ito. Pwede mong maikwento sa amin patungkol dito? Well, alam mo Kuya Uy, lumaki ako sa probinsya ng Mindoro, Oriental Mindoro, sa bayan ng Puerto Galera. At ang bahay namin noon nasa tabing dagat. And siyempre, ang magulang ko ay mangingisda, ang tatay ko, hanggang napamana niya yan sa mga kuya ko. And ganun din. So bata pa ako noon, nangingisda na rin ako. I was elementary that time, nung nag-start din ako na mangingisda. So yun ang nagtulak sa akin. So yung kahirapan namin sa buhay, alam mo yung pagkain namin, huhulihin pa namin, mga ganong sitwasyon ng aming buhay nung araw. Ano ang mga hamon pa nyo nung panahong naghihirap kayo? Well, siyempre, nangyayari sa amin, minsan, kung sa tabi kami ng dagat ang katira, mga mangingisda kami, siyempre, kapag mayroong bagyo, mayroong unos na dumating, na hindi namin kayang
lumabas o pumalaot para mangisda, eh, nahihirapan talaga. Hindi lang kami, yung buong barangay namin, yung mga panahon na yon. At, kaya kayo nahihirapan dahil wala kayong mahuli, hirap kayo sa pagkain. Lalo na kapag bilog pa ang buwan. Ganyan sa amin, mahirap talaga mangisda. And then, ilan kayo magkakapatid? Bale, Kuya Uy, siyam kami magkakapatid. Pito kaming lalaki, tapos dalawang babae. Okay, siyam kayong binubuhay ng iyong ama't ina sa pamamagitan lamang ng pangingisda. Oh. Naapekto ang kaba nito o yung kanyang pagiging mangingisda na ipasa ba sa'yo? Actually, naipasa sa akin kasi naranasan ko rin mangisda. At nung bata pa ako, yun na rin yung nagiging kinikita ko, yun yung binabaon ko sa eskwela. Hanggang sa mag-high school ako, yun ang binabaon ko na. So ako ang mga baon ko, nakukuha sa pangingisda. Si nanay nun, ano naman ang ginagawa? Ang nanay ko, sumusuporta lang siya sa tatay ko. At sa bahay lang siya, nagtitinda-tinda ng kung anong pwedeng itinda. Ganun po ang aming buhay nung araw. Para mapakain lamang ang siyam na supli. Opo, opo. Yung tatay mo, nabalitaan ko, hindi lamang pala manginisda, isa pa siyang lingkod ng Diyos o tawagin nila ay pastor. Tama po ba yun? Opo. Pastor ang tatay ko, mula pa na ipanganak kaming lahat. Mm-hmm. Nagpapastor na po ang tatay ko. Para pala siyang si San Pablo. Kumbaga ano, nagpapastor pero nandun pa rin, nagtatrabaho pa rin bilang mangingisda at tumutulong. Kasi kailangan. Tent maker. Tent maker. Kasi that time, talagang kailangan. Of course, yung church, hindi naman kayang ma-provide yung pangailangan, lalo na marami kami. So, kinakailangan ng tatay ko na humanap ng ibang paraan. Paano, at least, paano kami mabuhay? May nakikita ko ngayon na isang bagay na revelasyon, yung tatay mo, habang nagtatrabaho, naglilingkod sa Diyos. Opo, opo. Kaya marahil, para sa akin, ito ang isa sa dayla na binhing itinanim kung marahil o bakit ganyan ka ngayon. Yun din po ang tinitingnan ko, Kuya Uy, na dahilan kung bakit ako ngayon nandito. Dahil din siguro sa aking ama. Napakinggan natin ang unang tanong kay Ginoong Eli Balabat kung saan naghihirap sila siyam na magkakapatid. Ang ina ay simpleng housewife, ang ama ay mangingisda at hindi lamang basta mangingisda, nagtuturo pa patungkol sa Diyos. Kaya marahil maganda ang values niya. Ngayon, ang tanong ngayon ay pangarap. Tatanungin natin ang ating panauhin ngayon patungkol sa pangarap kasi may mga taong nangangarap maging artista, sikat na arkitekto, inhinyero o negosyante. Ano naman kaya nung panahong naghihirap siya, ano naman ang kanyang pangarap? At ito ay nais niyang abutin. Tanungin ho natin ang taong ating kadaupang palad, si Ginoong Eli Balabat. Mr. Eli Balabat, siyempre, nandun yung paghihirap ninyo, lahat, kumbaga sa ano, parang hindi niyo nakikita ang sikat ng araw. Tama puro ko. Bagyo, unos, ulan. Pero sa kabila nun, meron ba kayong pangarap? Nung araw, Kuya Uy, siyempre, nung bata pa ako, isa kami, actually hindi lang kami mahirap sa lugar namin. Isa kami sa pinakamahirap. Poorest of the poor. Poorest of the poor. Okay. Isang kahig, isang tuka. Mm-hmm. So may mga kaibigan ako though, that time na at least medyo maganda ang buhay nila. Mm-hmm. Alam mo yung naiinggit ka kasi meron silang bisikleta, meron silang mga palagi na lang bagong sapatos. So sabi ko bakit sila kaya nila? Bakit kami hindi? So, doon siguro, nagkaroon ako ng pangarap na sana balang araw, at least magkaroon ako ng mga bagay na to. Magkaroon ako ng kaya kong bumili ng mga gusto kong bilihin. Simple lang ako mangarap, Kuya Uy, nung mga panahon na yan. Napakasimple pa. Ang gusto mo lang mangyari, kung ano yung nangyayari sa iyong kapitbahay, mangyari sa iyo. Ganon, oo, oo. Na simpleng pangarap. Kasi sa isang maliit na lugar namin, hindi naman wide yung aming thinking na kaya mo maging ganon, kaya mo maging isang mataas na tao or someone. So kami, simple lang pangarap ko. Actually, ang pangarap ko that time, sa totoo lang, magkaroon ng bisikleta. Bike.
ng bike. So, yun talaga, pinag-ipunan ko. Nagkaroon ako ng bisikleta. Eh, nag-upgrade pala yung pangarap. So, sunod naman, gusto kong magkaroon ng motor. Okay. So, yun, ang nagkaroon naman ako ng motor. So, nag-upgrade siya. And one time, eto, Kuya Uy, kasi sa Mindoro, papunta ng Batangas, alam mo, mapapadaan ka sa napakaraming sasakyan, libu-libong sasakyan, sa pier ng Batangas. At sinabi ko sa sarili ko, pag nakikita ko yun, bakit isa man lang dyan, hindi ako magkakaroon? Okay. Sa dami-daming taong magkakaroon yan, bakit sana isa ako dyan na magkaroon? So doon nabubuo yung mga pangarap ko. Mm-hmm. Pero siyempre, bilang isang galing sa hirap, pag may tumutulong sa amin, parang ang gaan sa pakiramdam namin na natutulungan kami. And I will not mention ang pangalan, pero tumutulong siya sa amin sa lugar namin. Mm-hmm. And right now siguro ang isang pinapangarap ko ay yung kung paano makatulong din gaya ng ginagawa ng taong yun sa amin noong mga araw na yun. Ngayon, ang pangarap ko kung paano makatulong sa aking mga kababayan. Bawat tao ay may pangarap. Ang gusto ng tao rin siyempre ay makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila ng kahirapan ni Ginoong Eli Balabat, ano ang pangarap niya? Ang maganda sa taong aking kinakausap ngayon kung saan nagsimula sa isang negosyo at ngayon hindi lamang 3 o 5 negosyo kundi marami pang negosyo. Ano ang kanyang mga hamon sa buhay at siguradong ma-inspired tayo at mahamon tayo upang tuparin ang ating mga pangarap dito sa programa Meet Up kay Oy!